Okay, bago po ang simula, lahat tayo'y muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapakaran ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang biyaya na ipinakita sa cross, kami pa'y mga miserableng magkasalanan, kami pa'y naligtas ng lubos mula sa walang hanggang kapahamakan. Dahil sa inyong saganang biyaya, kami pa'y manatili sa inyong maluwating iglesia. Ngayon na raw din po, kami po ay nakatipon sa pangitan ng inyong pagkabay sa amin. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, gabay niyo po kami sa oras na ito upang maunawan ang inyong kalooban at upang isabuhay ang inyong salita sa aming pamumuhay. Ito pa ang pasimula hanggang sa wakas, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa oras na ito. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo, aming Panginoon. Amen. Ikalawang Korinto, chapter 5. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan nyo, ang lahat ay naging bago. Gaya ng sinabi ng verse na ito, kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y naging bagong nilalang. Bago na po sila. Bago na. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Ang lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Nang tayo pa ay naligtas, ito pang nangyari sa atin. Nang nauna po natin talaga ang Ebanghelyo ng Panginoon Jesus, yung ating espiritu o na dating patay ay binuhay ng Diyos sa pangitan ng kanyang kapangyarihan. Galing sa kanyang kamatayan ay muling pagkabuhay. Kaya po, tayo po ay nagiging bagong nilalang. Tayo po ay nagiging bagong silang sanggol, spiritual. Tayo po ay naging bagong nilalang. Kaya binigyan tayo ng Diyos ang panibagong chance para tayo po ay mabuhay bilang isang ligtas, bilang isang anak ng Diyos. Ligtas na po tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya mula sa walang hanggang pagtutusa. Una, yung pang layunin ng kanyang pagliligtas sa amin, atin. Tapos, pangalawang purpose naman, sa pangitan ng biyayang ito, magkaroon tayo ng panibagong chance para tayo pa'y mabuhay bilang kanyang anak ng mabuti. Kaya, kung ligtas na po tayo, ibig sabihin, meron po tayong panibagong chance para tayo pa'y mabuhay ng mabuti. Paminsan, narinig natin yung ganitong balita. Nakaroon sila ng sakit. Pero sa pangitan ng tulong ng iba, tulong ng doktor, tulong ng mga bagong gamot, mga ganyan. Kung ito pang nangyari dati, dapat namatay na siya. Pero gumaling na po siya sa malupang sakit. Kaya po sa ganitong kaso sabi nila, meron akong second chance, no? Meron akong second chance. Meron akong panibagong pamumuhay, no? Ito po din mahalaga, no? Basta sa kanyang pamumuhay, pero ito po ang physical na buhay. Tayo naman po, magkaroon tayo ng second chance na may buhay na walang hanggan. Dapat
namamatay tayo doon sa impyerno, magpakailanman, tinatawag ito ikalawang kamatayan. Pero binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya po ito pa ay talagang tunay na second chance para sa atin. Kaya tayo po ay bagong nilalang. Okay? Mula sa espiritu hanggang sa ating katawan, iniligtas tayo ng Diyos ng lubos, kaya tayo po ay nagiging bagong nilalang. Kaya tingnan nyo, ang lahat ay naging bago. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Kaya sa pamitan ng biyaya ng Diyos, magkaroon tayo ng panibagong chance. Hindi dahil sa ating kahit anumang kabutihan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, ito po ang nangyari. Kahit tayo po ay hindi karapat-dapat sa pagiging anak ng Diyos, sa pangitan ng kanyang pagtsatsaga, no? Tayo pa ay naligtas. Ayon sa patotoo ng mga maraming mga kapatiran, nalalaman po natin na dati, lahat po tayo ay mga makasalanan. Dati lahat po tayo ay malayo sa kanyang kaharian. Pero sa pangitan ng patuloy na yung tawak ng Diyos sa atin, ang buti, ligtas na po tayo. Kaya dati, ito pang nangyari na isang kapat, ayon sa patotoo niya, sa isang kapatid, dati yung pamumuhay niya, okay daw. Tama lang yung trabaho niya, mag-asawa na, kaya medyo okay daw yung pamumuhay niya, parang walang alinlanghan sa kanilang buhay. Pero isang araw, habang nagtatrabaho siya sa labas, yung katrabaho niya ay biglang namatay dahil tinamaan siya ng kidlat. Okay? Kaya nagulat siya na nakita niya yung ganitong bagay. Kaya mula sa panahon ito, nagsimula siyang mag-iisip tungkol sa kanyang buhay. Ano po ang kahulugan ng buhay na ito? So darating yung araw ng kamatayan na ganito. Kaya naging seryoso siya tungkol dito. Ang buti, sa pamamagitan ng evangelization ng isang brother, na siya pa ay naligtas. No? Kaya ayon sa patotoo ng mga maraming kapatiran, hindi ko alam yung narasan nyo, siguro meron pong patuloy na yung tawak ng Diyos para talagang tayo pa ay bumalik sa Kanya. Paminsan, naging matigas ang puso ng tao, pero sa pangitan ng pagtsatsaga ng Diyos, maraming kaluluwa ay maligtas. Tayo din po ay bunga ng Kanyang pagtsatsaga. Okay? Kaya binigyan tayo ng Diyos yung panibagong buhay. So paano ito nangyari? Dahil sa Kanyang pagtsatsaga, ang pag-ibig ng Diyos. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 15, na at inyong ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Inyong itunuring na ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Kung isipan natin itong nang mabuti, ito din po nangyari sa ating lahat. Ano? Bago tayo naligtas, lahat po tayo ay na may ano po, matigas na puso, lahat po tayo ay mabuhay sa loob ng kasalanan. Sa totoo lang, tayo pong lahat ay karapat-dapat sa impyerno. Pero sa pangitan ng yung pagtsatsaga ng Diyos tungo sa atin, sa bandang huli, naligtas po tayo. Ang inyong itunuring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan.
So kaya yung pang patotoo ni Pedro. Kaya paano tayo makaroon ng panibagong buhay? Buhay na walang hanggan, panibagong pamumuhay. So lahat po tayo mayroon panibagong chance. Yung mga kapatiran po, lahat, yung mga tunay na ligtas, kaya ito po ay mahalaga. Tapos, kailangan natin maunawaan na dahil tinanggap natin ito dahil sa pagtsatsaga ng Diyos. Kung naunan po natin kung gaano kahalaga ito, kaya natin magampanan yung mission ng Diyos ng mas mabuti sa pangitan ng ating nalalabing pamumuhay. Kaya paminsan, nagpapagod tayo sa ating Kristiyan ng pamumuhay dahil sa pangitan ng habang evangelization, paminsan nakita natin yung mga tao na pusong matigas, no? Kaya paminsan, yung mga kapatiran, nagpapagod sila. Pero, anong sinabi ng Panginoon Jesus? Hebrews chapter 12, verse 3. Hebrews chapter 12, verse 3. Isa alang-alang ninyo siya na naktiis ng gayong paksalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manupaypay. Gaya ng mensahe ni Pedro, kung walang pagtsatsaga ng Panginoong Jesus, siguro walang sino man maligtas sa atin. Dahil sa kanyang pagtsatsaga, tayo pa ay naligtas. Bilang resulta nito, magkaroon tayo ng second chance, no? Panibagong buhay. Okay? New life. Okay? Kaya po, hindi po ito madaling trabaho kay Jesus. Gaya ng sabi ng verse na ito, isa alang-alang ninyo siya na naktiis ng gayong paksalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili. Sa panahon ni Jesus, masama yung mga relihiyosong tao na lubaban kay Jesus? Tapos, gano'n yung mga katigas ang puso ng mga tao doon sa Israel. Kahit sa mga alagan ng Panginoon Jesus, hindi sila talagang sumunod kay Jesus. Isa sa kanila naman, itinatakwil niya si Jesus. Kaya po, sa pangitan ng pagsusuri sa mga pagtsatsaga ng Diyos, magkaroon tayo ng mas malinaw na pag-unawa tungkol sa kung gaano kahalaga yung ating panibagong buhay. Si Pedro, sabi niya, yung pagtsatsaga ng Panginoon, ito pa ay sanhi ng kaligtasan daw. Sa totoo lang po, ito din po nangyay kay Pedro, no? Gaya ng alam ninyo, si Pedro, hindi siya talagang sumunod kay Jesus hanggang sa huli dahil hindi pa niya talagang maunawaan yung mensahe ng Panginoon Jesus. Kay Lucas chapter 22, kaya maraming alalahanin ng Panginoon Jesus patungo kay Pedro. Kaya ito pang mensahe ni Jesus kay Pedro, Lucas chapter 22, verse 31. Simon, Simon, narito, hiningin ni Satanas na ligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nananalangin para sa iyo upang ang inyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung magabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang inyong mga kapatid.
Sinabi niya sa kanya, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, Pedro, ang manok ay hindi titilaok sa araw na ito hanggang hindi mo ako naipagkakaila ng tatlong ulit. Gaya ng verse na ito, si Pedro ay nakdenied kay Jesus. Ilang beses po? Tatlong beses na. Sinabi ng Panginoon Jesus sa mga alagad, ako ay mamamatay sa Jerusalem. Pero sa pamagitan ng kamay ng mga pari, eskriba, bariseo, pero ako ay mabubuhay pa ulit. Hindi sila nakaunawa ng mensahe ng Panginoon Jesus. Sabi nila, gaya ng sinabi dito, oh, handa na akong sumama sa iyo hanggang sa kamatayan. Pero ano pang nangyari po? No? Kaya gaya ng ibang ano po, Mateo din, sabi nila, no, kahit kinakailangan akong namatay kasama mo, then hindi kita ipagkakaila. Ganyan din daw ang sinabi ng mga ibang mga alagad, ibang mga apostol. Pero hindi po ito nangyari, no? Kaya maraming alalahanin ni Jesus tungkol kay Simon. Kay Simon, Simon, narito, hiningin ni Satanas ang liligiin kayo ng gaya ng trigo. Subalit, ako ay nanalangin para sa iyo. Kay paano si Pedro ay naligtas, no? Ibinigay ng Panginoon Jesus ang mensaheng ito para kay Pedro. Kaya sa bandang huli ng napuwar siya sa tukso ni Satanas, sa pangitan ng mensaheng ni Jesus, kaya niyang bumangon, no? Kaya niyang hindi totally napuwar. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, ako ay manalangin para sa iyo. Upang ang inyong pananampalataya huwag mawala. Kung mawala na yung pananampalataya, saan siya nahulog? Imperno. Kasi sa panahon yun, hindi pa lubos ang kanyang pananampalataya. Yung pananampalataya na po ay hindi sapat upang iligtas ang kanyang sarili. Kaya po, yung Satanas palaging ano, tumitingin kay Pedro, hindi naman Pedro, yung mga ibang alagad, no? Kaya sa pangitan ng Panginoon Jesus, yung pagtsatsaga niya, yung sigasing niya, yung panalangin niya, si Pedro ay naligtas ng bandang, sa bandang huli. Nang sinabi ng Panginoon Jesus sa kanila doon sa Mateo chapter 16 tungkol sa yung kanyang kamatayan ang muling mabuhay, verse 21, mula ng panahon yon ay pinagsimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem ang magtis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ang mga punong pari, ang mga eskriba, siya'y papatain muling bubuhayin sa ikatlong araw. Ito pa ang plano ng Diyos para iligtas ang mga kaluluwa. Pero inisip ng mga alagad ng Panginoon Jesus, ano po? Kung ang Panginoon Jesus naging hari ng Israel, ako ay magkaroon ng matas na posisyon. Yun pang inisip nila, no? Kasi hindi pa nila naunawan yung salita ng Diyos, no? Parang kung nasa Bible seminar po tayo, parang yung second session ng nila tinapos. Wala pang yung third session tungkol sa Israel. Kaya, nang narinig nila ito, anong ginawa nila?
Verse 22, na inilayo siya ni Pedro, sinimulang pigilin siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos Panginoon, hindi kailanman mangyari ito sa iyo. Kaya po yung kaisipan ng ni Pedro ay malayo sa Bible. Kaya inilayo siya ni Pedro, oh, Jesus, tsaka lang po, halika dito, Jesus. Ay, huwag nang itulot ng Diyos, ng Panginoon sa inyo. Hindi kailanman mangyari ito sa iyo. Kaya po, bigilin daw siya. Huwag na lang po, Jesus, huwag. Kaninong mensahe po ito? Kaya verse 23, ngunit lumingon siya, sinabi ni kay Pedro na, layuan mo ako, Satanas. Ikaw ay isang katitusuran sa akin. Ano po, si Pedro, siya pang Satanas na? Sa tabi ni Pedro, nandun po si Satanas. No? Tinutukso ni Satanas si Pedro. Kaya yung kaluluwa ni Pedro ay palaging nasa delikadong sitwasyon kasi nandun po si Satanas sa tabi niya. Pero sa pangitan ng pagtsatsaga, ang pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoon Jesus, ligtas na po siya. Okay? Tapos, pero kay sinabi ng Panginoon Jesus ng madaling beses, hindi nila naunawaan daw po ang kanyang sinabi. Doon po sa Marcos chapter 9 verse 32, natakot silang magtanong sa kanya. Kasi sinabi ng Panginoon Jesus, ako'y ipakakanulo sa mga kamay ng tao, siya'y papatayin nila. Tatlong araw matapos siyang patayin, siya'y muling mabubuhay. Kaya nang narinig nila ito, maraming isip ay pumasok sa kanila, bakit sinabi ng Panginoon Jesus palaging ganito? Tapos yung isip nila? Gusto kong nagiging mga gobernador sa bagong Israel sa ilan ng Panginoon Jesus. Kaya po, sinabi ng Panginoon Jesus doon sa Lucas chapter 17, verse 5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Sinabi ng Panginoon, kung mayroong kang pananampalataya na kasinlaki ng isang bini ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka, tapos matanging ka sa dagat, susundin kayo nito. Anong ibig sabihin po? Kung meron kayong pananampalataya na kasinlaki ng isang binhi ng mustasa, ibig sabihin, meron po silang kapananampalataya o wala? Wala na. Dagdagan mo ang pananampalataya namin. Kung meron kang kahit konting pananampalataya gaya ng binhi ng mustasa, kaya itong dagdagan, pero wala naman. Dagdagan mo? Paano ito nangyari? Kaya po, meron silang pananampalataya kay Jesus, pero hindi po ito sapat pala para sila po ay may ligtas. Kaya sa loob ng 3 taon, tapos 6 months, binabantayan ng Panginoon Jesus talaga yung alagat niya. Pero sabi niya, isa sa kanila talagang masama daw. Hindi malinis daw. Sino po? Si Iscariot Juda. Kaya maliban sa kanya, sila ay sa bandang huli naligtas. Sa pangitan ng, pagtsatsaga ng pag-ibig ng Panginoon Jesus. Kaya, yung isip ng mga alagad, sino ang mas takila? Si Pedro? Si Juan? Si Andre? Sino ang mas takila? Sino ang mas mabuting alaga ng Panginoon? Sino ang mas magkaroon ng mas magandang position? Yung pang usapan daw.
Kaya sinabi ng Panginoon doon sa Marcos chapter 9 po, sabi ng Panginoon, verse 33, sabi ng Panginoon, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Kasi sila po ay tumahimik. Sapagkat sa daan, pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Siya ay umupo, tinawag ng 12 sa kanila, sinabi, kung sino man ang nagtanais ng naging, maging una, siya ay dapat maging huli sa lahat ng lingkod, sa lahat ang at lingkod ng lahat. Kaya po, sino ang pinakadakila? Yung pang inisip nila. Kaya nang narinig ni Jesus, kahit sinabi niya, ako ay papatayin, nila ay muli akong mabubuhay, yung isip ng mga alagad ay iba pala. Pero sa pangitan ng pagkabay ng Panginoon Jesus hanggang sa huli na may pagtsatsaga, sa bandang huli, sila pa ay naligtas. Kay Simon, narito, hiningin ni Satanas na liligin kayo ng gaya ng trigo. Subalit ako ay manalangin para sa iyo. Upang inyong pananampalataya ay huwag mawala. Nang dumating na yung araw ng pagsubok, ang lahat sila ay tumakas daw po. Marcos chapter 14 verse 50, iniwan siya ng lahat. Tumakas sila lahat. No? Tumakas sila lahat. Sila lahat po ay tumakas. Kaya gaano, sa tingin niyo, paano yung karamdaman ng Panginoon Jesus nang nakita niya yung lahat ng alagat niya ay tumakas? Pero umiibig siya sa kanila nang sa hanggang sa huli. Kaya po, gaano katakila yung pagtsatsaga ng Panginoon Jesus? Tayo sa kanyang pagtsatsaga, ligtas na po sila, tayo din po, ligtas na po tayo. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, ikaw ay nagtinay. Ikaw ay nagtinay sa akin. Kayong pang nangyari. No? Kaya ayon sa mensaheng ito, dahil kay sa mensahe ng Panginoon Jesus, si Pedro ay hindi mabuwar ng totally. Doon po sa Lucas chapter 22, verse 58, Lucas chapter 22 verse 58, pagkaraan ng isang sandali ay nakita siya ng isa pa, sinabi, ikaw ay isa rin sa kanila. Subali sinabi ni Pedro, Ginoo, hindi ako. Sabi nila, oh, siya din isa sa mga alaga ni Jesus. Hindi, hindi ako. Nang makaroon ng isa pang oras, may isa pa na nagpipili sa nagsasabi, tiyak na ang taong ito kasama din niya sapagkat siya ay taga Galilea. Subali sinabi ni Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinabi mo. Kaagad samantalang siya ay nagsasalita pa, tumilaog ang isang manok. Kamangha-manga sa panahon yon, lumingon daw ang Panginoon Jesus, tumingin kay Pedro. Naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon. Kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilaog ang manok ngayon, ay ipakakaila mo ako ng tatlong ulit. Naalala niya. Kaya siya ay lumabas, umiyak ng buong bait. Bakit siya umiiyak? Dahil kay Jesus. Dahil sa kanyang pag-ibig. Tungo kay Pedro, tungo sa kanya. Kaya siya pa ay umiyak ng buong bait. Alam pala ni Jesus, ito pa ang mangyari. Kahit kanon, siya pa ay umibig sa akin hanggang sa wakas. Siguro naunaw niya po ang pagtsatsaga, ang pag-ibig ng Panginoon Jesus sa bandang huli. Kahit sa muling pagkabuhay ni, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa bandang huli, si Jesus ay muling mabuhay. Ipinakita niya ang kanyang sarili. Doon po sa Lucas chapter 24 pa uli po, verse 36. Samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila.
sumainyo ang kapayapaan. Subalit sila'y kinalibutan, natakot ay nakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Natakot sila. So, sino po ito? Natakot sila. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus na sumainyo ang kapayapaan, hindi niya alam kung sino ito. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nakatakot? Bakit may pakalinlangan sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Sapagkat ako nga ito, hipunin ninyo ako. Tingnan, sapagkat ang isang espiritu walang laman at mga puto, gaya ng inyong nakikita nan sa akin. Tapos, ipinakita niya daw po sa kanila ang kanyang kamay, mga kamay, mga paa. Kaya sila pa ay nakagala. Panginoon pala ang Jesus. Panginoon Jesus pala. Pero hindi pa sila naniniwala ang nakataka. Namangha sila pero parang hindi pa sila handa na sa pagtanggap ng katotohanan ito. Kaya po, verse 41 naman, meron ba kayong anumang makakain? Then sa harapan nila, ang Panginoon Jesus ay kumain ng isang piraso ng inihaw ng isda daw po, no? Para ipinakita ng Panginoon Jesus yung katawan na muling mabuhay talaga. At tapos, binubuksan niya ang kanyang puso, pag-isip, upang maunawaan ang mga kasulatan. Kaya, nagsimula siyang nagpaliwanag tungkol sa yung propesya sa lumang tipan, sa kautusan ni Moses, and sa mga propeta, sa mga awit. Tungkol kay Jesus. Kaya sa bandang huli, naunan po nila yung mga banal na salita tungkol kay Jesus. Kaya sa bandang huli, naligtas po sila. Kaya, gaano, ano po, kulit na kulit yung minsan yung alaga ng Panginoon Jesus. Pero sa pangitan ng pagtsatsaga ng Panginoon Jesus, yung pag-ibig ng Panginoon Jesus, sila pa sa bandang huli naligtas. Sa bandang huli, nauna nila kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa lumang tipan tungkol kay Jesus. Tapos, ipinakita ng Panginoon Jesus paulit-ulit sa kanila. Tapos, sa ikatlong beses nang ipinakita niya ang kanyang sarili kay Pedro, ito pang nangyari. Doon po sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 21. Ebanghelyo ni Juan, chapter 21, verse 14. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos siya'y bumangon mula sa mga patay. Ikatlong pagpapakita niya sa mga alagad. Kaya sa pangitan ng ministry ng Panginoon Jesus, pagkatapos siya po ay muling mabuhay, maraming kaluluwa ay naligtas tuloy-tuloy, no? Yung mga alaga ng Panginoon Jesus, yung 11, tapos yung mga iba pa. Okay? And tapos, nagtanong si Jesus kay Pedro ng tatlong beses. Mula sa verse 15, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako nang higi kayo sa mga ito? Pangalawa, paulit, Simon, anak ni Jesus, minamahal mo ba ako? Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Yung sagot ni Pedro medyo iba po, no? Opo, Panginoon, minamahal kita. Pwede naman ganun, pero may ano po, iba pa, no? Malalaman mo na minamahal kita. Bakit po? Dahil
sa pamitan ng pagtsatsaga ng Panginoon Jesus hanggang ngayon, talagang nauna niya na si Jesus talagang umibig sa kanya. Dahil tinanggap niya ang Panginoon pag-ibig ng Panginoon Jesus bilang resorta nito, siya din po ay umibig sa Panginoon. Kaya nalalaman na minamahal kita. Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sa ikatlong beses nang nagtanong si Jesus kay Pedro, medyo nalungkot daw po, nalungkot, kasi paulit-ulit na. Kaya sinabi niya, siyempre, alam niya din po kung gaano kalaki ang kasalanan na nagawa niya tungo kay Jesus. Kaya sa pagkatatlong ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo na ang lahat ng bagay. Nalalaman na na minamahal kita. Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng bagay. Mga bagay. Ito po ang pananampalataya tungo sa Panginoon Jesus. Then nakabase sa ito, naunahan din niya yung pag-ibig ng Panginoon Jesus. Kaya tayo din po, bago tayo naligtas sa pamamagitan ng Bible study, talagang totoo po ang Biblia. Lahat ng sinabi ng Bible ay totoo. Ang Diyos ay talagang buhay. Alam ng Diyos lahat ng bagay tungkol sa atin. Kaya siya pa ay dahil makapangyari ang Diyos. Kaya yun po ang pumasok sa ating puso. Tapos naunahan din po natin na kung gaano kalaki yung ating mga kasalanan. Yun din po ang nangyay kay Pedro. Kaya sa pamamagitan, kahit napakarami na po yung kasalanan na nagawa po natin, magkaroon tayo ng chance paulit para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Paano ito nangyari? Dahil sa yung pagtsatsaga ng Panginoon tungo sa ating lahat. Sinabi niya kanya si Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya dati si Pedro siya pa ang isang pinuno, isang pinakapunong alagad ng Panginoon Jesus. Pero siya mismo ay nag-deny ng kay Jesus ng tatlong beses. Kaya siya pa ay masamang alagad na sa kanila. Naging pinakamasamang alagad. Pero binabalik ng Diyos ang kanyang position sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya si Pedro ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi naman siya naligtas, magkaroon din siya ng panibagong chance upang maglilingkod sa Panginoon. Kaya gaano po ito mahalaga sa kanya? Ito din po nangyari sa atin. Kaya dahil sa pagtsatsaga ng Diyos, kahit tayo pa ay mga miserable ng magkasalanan, kahit tayo pa ay mga may pusong matigas noon, kahit tayo pa ay walang muwang noon, sa pangitan ng biyaya ng Diyos, sa pangitan ng pagtsatsaga ng Diyos, tayo pa ay naligtas. Kaya sabi ng isang brother na natin narinig, ligtas na daw siya sa malaking aksidente. Yung mga katrabaho niya ay namatay daw. Ang buti, ligtas na ako. Pagkatapos siya pa ay naligtas, talaga siyang nagpapasalamat daw sa Diyos dahil sa panahon niya, ligtas na ako sa mga aksidente. So, meron pong ganitong mga experience, ano? Sa mga kapatiran. Ano po yun? Yun po ang tawak ng Diyos. Yun po ang pagtsatsaga ng Diyos tungo sa ating lahat. Kaya, kung hindi pa tayo ligtas hanggang ngayon, saan tayo ngayon? Gaano ka-miserable yung ating pamumuhay sa mundong ito, no? Kung hindi pa tayo ligtas hanggang ngayon, siguro hindi natin alam, buhay pa tayo hanggang ngayon o wala na tayo sa mundong ito, sa impero na tayo.
Kaya sa pangitan ng kanyang biyaya at awa niya, tayo po ay naligtas. Kaya mahalaga po yung ating panibagong pamumuhay. Nang tumakas ang yung alaga ng Panginoon Jesus, meron pong isang kabataan, binata na sumunod sa kanila, sumunod kay Jesus. Doon po sa Marcos chapter 14. Dito sa Marcos, meron pong isang hindi pa karaniwang talata. Meron pong isang talata na nawala sa ibang gospel. Dito sa Marcos lang. Gospel of Mark. Dito lang po nakikita natin. Ano po? Marcos chapter 14, verse 51. Na sinundan siya ng isang binata. Verse 50 naman po, iniwan siya ng lahat ng mga alagad. Tumakas sila. Pero, verse 51, sinundan si Jesus ng isang binata na daw, walang suot, kundi isang telang lino lamang, siya ay kanilang sinunggaban. Ngunit kanyang binatawan ang telang ito, telang lino, tumakas na hubad. Sino po sila? Walang pangalan dito. Bakit naisulat ni Marcos ang tungkol dito? Anong halaga sa ganitong talata? Basta dahil dito, nalaman natin na meron pong isang binata na sumunod kay Jesus kahit lahat sila tumakas. Sino po ito? Marcos mismo. Kasi ito po ang ebanghelyo ni Marcos. Kaya isinulat ni Marcos tungkol dito, tungkol sa kanyang sarili. Marcos and Pedro, sila po ang isang mahalagang alagad ng Panginoon Jesus. And tapos sinabi ni Pedro doon po sa unang Pedro chapter 5 verse 13, Marcos na aking anak. Sinabi niya Marcos ang kanyang anak daw. Hindi ito ibig sabihin physically kanyang anak na, spiritually ibig sabihin napaka-close po yung si Marcos kay Pedro. Sino po si Marcos? Sa araw para sa preparation ng Pasko, araw ng Pasko, sinabi ng Panginoon Jesus, pumunta kayo sa lunsod, doon ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig, sundan ninyo siya. And then tapos kung saan siya pumasok, sabihin nyo na may-ari ng bahay, sinabi ng guro, nasa ng aking silid tuluyan na kung saan maaaring kong kainin ang kordero ng Pasko na kasalo ng aking mga alagad. Kaya ito pang sinabi ng Panginoon Jesus. Kaya dito po sa Marcos chapter 14 verse 13 hanggang 14:15, sinabi niya, ituturo niya sa iyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan handa na, doon ay maghanda kayo para sa atin. Gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus, natakpuan nila yung isang malaking silid. Ito po ang bahay ni Marcos. Bahay ni Marcos. Yung pangalan ng nanay niya ay Maria. Kaya yung lugar na ito ay nagiging yung malaking silid na ito, ito pa ay naging venue para sa pagtitipon ng mga alagad. Kaya si Marcos sa panahon yon, nakita niya ang Panginoon Jesus, yung kanyang alagad, tapos si Maria din po, yung kaya yung buong bahay niya ay pinakpala ng Diyos.
Manggagawa chapter 12 verse 12, sabi dito, nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan, ang tinatawag na Marcos. Yung bahay ni Maria, doon sila nagtitipon, doon sila nanalangin. Panginoon, pakiligtas mo ang si Pedro mula sa kulungan. No? Kinaroon ng maraming nakatipon ay mananalangin para kay Pedro. Kaya sa pangitan ng kapangyarihan ng Diyos, si Pedro ay naligtas mula sa bilangguan. No? Sa panahon yon, yun pa ang bahay ni Maria. Yun pa ang bahay ni Maria. Maria po, ina ni Juan na tinatawag na Marcos. Juan. Okay? Ayon sa pronunciation ng wikang Hebreo, parang Jonah. Jonas, Jonah. Tapos Marcos naman po, ito pang bagong pangalan ayon sa naginagamit sa Roma. No? Hmm. Kaya yung pangalan niya sa Hebreo o Juan, tapos meron pong isa pang nickname para ginamito para sa mga hentil. Kaya yung gospel na ito naging gospel. Okay? Ano na? Yun na po. Okay na? Kaya yung ebanghelyo ni yung ebanghelyong ito ay nagiging ebanghelyo ni Marcos. Yung Marcos ay magkaroon ng panibagong buhay gaya ni Pedro o sa pangitan ng Panginoon Jesus. Tapos magkaroon siya ng mahalagang pagkataon upang maglingkod sa Panginoon. Dito po sa Manggagawa chapter 12 verse 25, nang nakbalik galing sa Jerusalem sina Bernabe at Saulo, nang magampanan na nila ang kanilang paglilingkod, kanilang isinama ni si Juan na tinatawag Marcos. Tinatawag Marcos. Si Bernabe and Saulo ay nagiging pinakaunang missionary ng church para sa mga hentil. Para sa mga hentil. Doon po sa Gawa chapter, mga Gawa chapter 13, sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta, mga guro, si Bernabe and Simon na tinatawag na Niger, Lucio na taga Sirene, and si Manaen na kinakapatid ni Herodes na tetraka si Saulo. Samantalang sila ay sumamba sa Panginoon, nag-ayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukot ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo waing tinatawag ko sa kanila. Kaya nang makagayon nang sila'y nakapag-ayuno na nalangin na may patong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinahayo sila. Kaya verse 4, sila na isinugo ng Espiritu Santo ay pumunta sa Seleucia. Ang buhat doon ay naglayak patungon sa Cyprus. Kaya ito pang unang journey,
Ito pang pinaka unang missionary journey upang ipangaral ng ebanghelyo sa mga hentel ng mabuti. Sa panahon yon, si Marcos ay sumama sa kanila. Kaya gaano ka halagang pagkataong ito para kay Marcos? Pero habang nak-mission sila, si Marcos, si Juan, bigla siyang nakbalik sa Jerusalem. Verse 13, chapter 13, verse 13, umalis mula sa Paphos si Pablo ang kanyang mga kasama, nakarating sa Perga sa Pamphylia. Tapos ngunit iniwan sila ni Juan at nakbalik sa Jerusalem. Ngunit sabi dito, dapat hindi po ito nangyari. Bakit po ito nangyari? Dahil siguro medyo mahirap po yung missionary journey na ito. Kaya ayaw niyang sumama sa missionary journey patuloy-tuloy. Ako naman hanggang dito na lang po. And then, tapos umuwi na siya sa Jerusalem. Kaya paminsan, bilang isang lingkod ng Diyos, isang lingkod na Diyos, ligtas na po tayo. Kaya meron po tayong panibagong pamumuhay upang maglilingkod sa Panginoon. Natapos paminsan, magkaroon tayo ng mga chance upang maglilingkod sa Panginoon, mo bilang isang leader o ano-ano. Pero paminsan, hindi po ito madaling trabaho sa totoo lang. Kaya bilang paminsan naging tamad tayo, paminsan nagtigil po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Siyempre hindi po ito o kalooban ng Diyos. Hindi po ito kalooban ng Diyos. Kahit umuwi na si Marcos, tuloy-tuloy po sila yung mga iba. Tuloy-tuloy po. And tapos natapos nila yung mission ito ng mabuti. And then tapos umuwi na sila sa kanilang lugar, yung Antioch Church. No? And then tapos chapter 15, mga gawa chapter 15 verse 36, sabi dito, magkaraan ang ilang araw. Lumipas na po yung ilang araw mula sa katapusan ng unang journey. Sinabi ni, missionary journey, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin ang dalawin ang mga kapatid na sa bawat bayang pinangaralan na natin ang ng salita ng Panginoon. Tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Okay, balikan po natin upang bumisita tayo sa mga kapatiran na naligtas noon. Nice ni Bernabe na kanilang isinama si Juan na tinatawag na Marcos. Ngunit minabuti ni Pablo na huwag isama ang humihiwalay sa kanila mula sa Pamphylia, hindi sumama sa kanila sa gaawin. Nice ni Bernabe na kanilang isinama ni si Juan. Pero ano pa ang sinabi ni Pablo? Wak na, wak. Kaya po naging problema ito sa pagitan nila si sina Bernabe at si Apostle Pablo. Verse 39, na nagkaroon ng matinding mainitang pagtatalo, ano pa siya ay nakhiwalay, ay isinama ni Bernabe si Marcos, naklayak patungong Cyprus. Si yung Cyprus po sa totoo lang yung pang hometown nila. Ngunit pinili ni Pablo si Silas, sila ay umalis na ipinatakubulin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Siya ay dumaan sa Syria and Sicilia ang pinakalakas ang mga iglesia. Kaya umalis siya sa ministry
ng yung responsibility ng Panginoon Jesus sa iglesia, responsibility ng ano po, isang lingkod sa iglesia para sa Panginoon. Sa panahon nito, ano po ang kailangan? Kaya niyang magsisi, no? Kaya niyang bumangon, no? Kaya niyang maging mas malakas sa kanilang pananampalataya. Kaya sa panahon ni Apostle Pablo, hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa. Medyo ngayon, siguro mo next time o no, sa ibang panahon, pero hindi pwede ngayon. Tapos, yung hindi siya sumama naman noong ministry, ngayon naman, babalik sila sa dating yung mga lugar sa unang ministry, unang mission, missionary journey, paano si Marcos ay sumama sa kanila. Kaya po, hindi kayang iwasan yung, hindi kaya ni Pablo nang iwasan yung ganitong decision, pero si Bernabe ay nakontra kay Pablo. Pero yung gaya ng alam po natin, yung gaya ng nakasula sa Bible dito sa Gawa, yung decision, yung kalooban ni Pablo, Apostle Pablo ay tama na. Nalaman po natin ito ayon sa patuloy na yung story dito sa mga Gawa. Kaya po, ligtas na po tayo. Ito po ay panibagong chance. Bilang isang ligtas, dapat tayo pa ay maglilingkod sa Panginoon ng mabuti. Nang bata pa tayo, spiritual, una, dapat tayo pa ay lumago, no? Tapos pagkatapos ng ilang panahon, dapat magkaroon tayo ng pagkataon upang maglilingkod sa Panginoon. Siyempre, hindi po ito madaling trabaho, paminsan, pagod o mahirap. Pagdating sa evangelization din po, ano? Hindi po ito madaling trabaho, kaya in-invite natin yung mga kaluluwa. Sabi nila, oo, atin ako, pero hindi naman sila dumating. Karamihan sa kanila, pero meron pong dumating, meron pong naligtas. Kaya po, hindi po ito madaling trabaho, pero kahit papaano, dapat hindi tayo sumuko sa paglilingkod sa Panginoon. Si Marcos naman po, kaya nawala na siya sa missionary journey na ito, pangalawang missionary journey. Pero ayon sa talata ng sa ibang lugar, gaya ng Colossians chapter 4, Colossians chapter 4, siya po ay bumangon. And then, tapos, muli siyang sumama sa ministry ng Panginoon Diyos. Kasama ni Apostle Pablo. Colossians chapter 4, verse 10, na binabati kayo ni Aristarco na kasama kong bilanggo at ni Marcos na pinsan ni Bernabe na tungkol sa kanya ay tumangka kayo ng mga utos. Kung magpupunta siya sa inyo, siya ay inyong tatanggapin. Binabati kayo sino-sino kasama kong bilanggo daw. Ngayon nasa bilanggoan si Pablo, nandun pala si Marcos, pinsan ni Bernabe. Pinsan pala ni Bernabe, no? Yung hometown nila, Cyprus. Kaya doon sila dati, kanina, doon sila umuwi. Pero si Marcos ay bumangon, nagsisi siya, and then tapos sumama siya sa ministry na ito, kahit mahirap, hanggang sa bilangguan pala. Kaya siya pa ay lumago ng mabuti, bumangon siya ng mabuti, tapos sumama siya sa Panginoon, yung ministry niya. Kaya paminsan, kaya natin,
nahulog sa tukso ni Satanas, pero dapat tayo po ay bumangon kaagad, tapos dapat tayo po ay sumama sa Panginoon, gaya ni Marcos. Kaya, yung huling sulat ni Pedro ay ikalawang Timoteo. Pero natakpan po natin si Marcos, yung huling sulat ni Timoteo. Timoteo chapter 4 verse 11, si Lucas lamang ang kasama ko. Sundin mo si Marcos, isama mo, sapagkat siya ay kapaki-pakinabang sa akin sa ministryo. Kamanga-manga, sinabi ni Apostle Pablo, si Marcos ay kapaki-pakinabang sa kanya daw, sa kanyang ministry. Kaya totally siyang bumangon, totally siyang nagbago. Kaya po, si Marcos magkaroon siya ng panibagong chance upang maglilingkod sa Panginoon. Yung born again, yung kaligtasan, ito din po ay panibagong chance. Tapos, para sa paglilingkod sa Panginoon, kahit paminsan tayo pa ay naging tamat o tayo pa ay napuwar, bumangon tayo kaagad sa pangitan ng biyaya ng Diyos, bibigyan tayo ng Diyos yung panibagong chance. Malapit na po ang kanyang pagdating, kaya dapat natin gamitin yung lahat ng oras, dapat natin guguluin yung lahat ng oras upang maglilingkod sa Panginoon ng mabuti. Kay Marcos din po, binigyan ng Diyos yung panibagong chance. So magkaroon tayo ng panibagong chance dahil tayo pa ay naligtas. Tapos habang Kristiyan ng pamumuhay, paminsan tayo po ay mabuhay, pero binigyan pa rin tayo ng Diyos yung panibagong chance. Nang tinanggap natin yung panibagong chance, bumangon tayo ng kaagad at maglilingkod tayo sa Panginoon ng mabuti. Sa pangitan ng kanyang pagtutusa, tayo pa ay naligtas. Tapos, kaya hindi kaya natin iwasan yung mga pagsubok sa ating Kristiyanong pamumuhay. Yung pagsubok naman, ito po ang mahalagang pagkakataon upang tayo pa ay lumago, upang tayo pa ay naging mas matatag sa ating pananampalataya. Kaya, paminsan, kahit tayo pa ay mabuhay sa pagsubok, bumangon tayo kaagad sa pangitan ng biyaya ng Diyos. Kung manatili tayo sa fellowship tuloy-tuloy, babangon tayo ng Diyos. Ibabangon tayo ng Diyos sa pangitan ng kanyang biyaya. Roma chapter 5 verse 3, hindi lamang gayon, kundi nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, ang pagtitiis ay ng pagpapatibay, ang pagpapatibay ng pag-asa. Meron po tayong pag-asa tungkol sa kanyang kaharian. Tapos kung tuloy-tuloy po tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay sa kahit sa mga kapighatian o paghihirap o pagtutusa, magkaroon tayo ng pag-asa tungkol sa yung kanyang ikalawang pagbabalik na may dalang gantimpala. Galatians chapter 6:9, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa taktang panahon mag-ani tayo kung hindi tayo manlupaypay. Kaya mga kapatiran, araw-araw bumangon tayo sa pangitan ng biyaya ng Diyos, sa pangitan ng yung pag-asang ito, upang maglilingkod tayo sa Panginoon. Ito pa ang ating panibagong chance, panibagong buhay, para tayo po ay para sukulian natin yung kanyang biyaya. Si Jonas, yung sa wikang Hebreo, yung si Juan, ito pa ay Jonas, no? Sa lumang tipa, meron pong Jonas, no? Jonah, no? Siya din po ay magkaroon ng panibagong chance dahil sa pagtsatsaga ng Diyos, no?
Si Jonas, ano pang nangyari? Buksan po natin yung si Jonas, yung Book of Jonas. Chapter 1, verse 1. Ang salita ng Panginoon dumating kay Jonas na anak ni Amittai, nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon, sumigaw ka laban doon. Okay, surin po natin kung anong nangyari kay Jonas. Kanina, Pedro, siya pa'y magkaroon ng panibagong chance dahil sa pagtsatsaga ng Panginoon Jesus, ang kanyang pag-ibig sa kanya. Si Marcos naman po, magkaroon siya ng panibagong chance para naging lingkod ng Panginoon Jesus. Si Jonas din po, binigyan siya ng panibagong chance, second chance, no? Sa kanyang ministry. Ano pang nangyari, no? Sinabi ng Panginoon Jesus, Panginoong Diyos, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, malaking lungsod na yon, sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabos sa harapan ko. Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh. Nineveh din po, isa pang bansang Hentil. Kaya sabi ng iba, si Jonas, siya pang pinakaunang missionary para sa mga Hentil daw. Ito din po ay isa pang mahalagang lesson para sa atin. Sa pangitan ng biyaya ng Diyos, kahit tayo pa ay Hentil, ligtas na po tayo. Dumating na po yung biyaya sa mga Hentil na una. Kaya po, ito din po ay yung utos ng Diyos, ito din po ay nanggagaling sa kanyang pag-ibig, pagmamahal tungo sa mga kaluluwa sa lahat ng mundo. Sa pananayon ni Nineveh, ito pa ang capital ng bansang Assyria. Sa pananayon, Assyria ay pinakamasamang bansa. Pinatay niya nila yung mga tao sa palibot nila sa pamamagitan ng giyera ng miserable. Kaya nang narinig ni Jonas ang tungkol dito, ayaw niya sumunod. Kasi yung Assyria, yung pang pinakaaway ng bansang Israel. Kay verse 3, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Si Jonas naman po, siya pang isa pang tanyak na propeta sa panahon yun. Pero ano daw po? Siya po ay tumakas. Paano ito nangyari? Propeta pa siya talaga? Paminsan ito din po ang nangyari, no? Magkaroon tayo ng evangelization tayo. Siyempre hindi po ito madaling trabaho. Kaya parang nagtago sila, no? Nagtago. Parang paminsan naging tamat po tayo. Paminsan yung pang puso ni Jonas. Si Jonas bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis. Tarsis naman, ibang direksyon po, no? Napakalayo sa Nineveh. Siya'y lumusong sa Joppa, nakatakpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nakbayat siya ng pamasahe na natakpuan niya yung barko patungo sa Tarsis. Oh, ibang direksyon. Malayo naman. Sige, ito na lang. Siguro walang magagawa ng Diyos. Kaya nakbaya siya kaagad ng pamasahe. Kaya anong nangyari po? Verse 4, ngunit ang Panginoon na nakhagis ng malakas na hangin sa dagat, magkaroon ng malakas na unos sa dagat, ano pat ang barko na sinasakay ni Jonas po ay nakbantang mawasak. Kaya nagula sila yung mga tao sa loob. Bakit ito nangyari? Natakpuan nila na may problema pala sa loob ng barko nila. Ano po si Jonas?
Sabi ni Jonas, verse 9, ako ay isang Hebreo, ako ay may tako sa Panginoon, ang Diyos ng langit ay gumagawa ng dagat at tuyong lupain. Tapos, dahil sa akin, ito pa ang nangyari. Kaya sinabi nila, sumigaw daw sila na, huwag mong iatang sa amin ang walang salang dugo. Huwag mong kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Gaya verse 15, kaya kanilang binuhas si Jonas, inihagis sa siya dagat, ang dagat ay tumigil sa pangangalik nito, nang makagayoy lupang natakot ang mga tao sa Panginoon. Biglang tahimik. Kaya natakot sila talaga sa Panginoon. Sila ay nakahandok ng isang alay sa Panginoon, gumagawa ng mga panata. Kaya paminsan, kung hindi tayo sumunod sa Panginoon, dumating po ang mga ganitong bagay na tinatawag na mo, disiplina. Kaya po, saan siya? Sa dagat na. No? Verse 17, nakahanda ng Panginoon ang isang malaking ista upang lunukin si Jonas. Si Jonas ay nasa tiyan ng ista sa loob ng tatlong araw, ang tatlong gabi. Doon sa loob ng tiyan ng ista, nagsisi siya. No? Kaya binigyan siya ng Diyos ng panibagong chance. Iniutas ng Panginoon ng ista, iniluwa nito si Jonas sa tuyong lupa. Verse 10, kaya Jonas chapter 3 verse 1, anong nangyari? Ang salita ng Panginoon dumating kay Jonas sa ikalawang pagkataon. Gano'ng katigas po ang puso ni Jonas, pero sa pangitan ng kapangyarihan ng Diyos, nagsisi siya, tapos magkaroon siya ng ikalawang chance. Kaya, tuloy-tuloy po tayo sa yung iglesia ngayon, tuloy-tuloy po tayo sa mga gaawin ng Diyos ng mahalaga. Dahil hindi dahil tayo po ay napakabuti, kundi dahil ang Diyos ay mabuti, kundi dahil ang Diyos ay awa ng Diyos, dahil sa pagtsatsaga, tayo po ay tuloy-tuloy sa Kanyang banal na iglesia. No? Dahil tinubos na tayo magpakailaman, kaya po meron po tayong panibagong chance araw-araw. Si Jonas, kahit tumakas siya, binabalik ng Diyos, tapos binigyan siya ng Diyos ng panibagong chance. Pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyo, ipangaral mo ang pangaral ng aking sinabi sa iyo. Kasi Jonas, ngayon naman, bumangon siya. No? Sa gayoy, bumangon si Jonas, pumunta sa Nineveh ayon sa salita ng Panginoon. Ang Nineveh ay isang napakalaking lungsod at tatlong araw na baktasin ang luwag. Kaya nagpasimulang, chapter 3 verse 4, nagpasimulang pumasok si Jonas sa lungsod na may isang araw ay lakarin ang layo, siya'y sumigaw, apanapong araw na araw pa, ang Nineveh ay mawawasak. Dahil sa simpleng mensang ito, yung mga tao sa Nineveh, mula sa hari hanggang sa kay sinuman, nagsisi sila. Lahat sila po ay handa. Kaya nang lahat sila ay nagsisi, ano ang reaction ni Jonas? Nagalik daw siya, nagalik. Matigas pa ang puso niya, nagalik. So, dapat pupuksain niyo ang bansang ito. Kaya sinabi ng Panginoon, mabuti pa ang inyong ginagawa na magalik. Tingnan mo, gano'ng karaming tao sa lungsod na ito. Kaya yung verse 11, yung huling chapter 4, yung huling verse 11, hindi ba ako manghihinayang sa Nineveh, sa malaking lungsod na yon na may mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay o sa ang kanan o kaliwa, mayroon din maraming hayop.
May isang dalawang libong katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay o ang kanan at kaliwa, ibig sabihin medyo bata pa. Ibig sabihin, marami na yung tao. Kaya, gaano kahalaga ito? Sinabi ng Diyos. Kaya po, gaya ng alam po natin, pagkatapos tayo pa ay naligtas, alam po natin na sila hindi paligtas. No? Yung kahalaga ng isang kaluluwa ay mas dakila kaysa buong mundo. Para sa isang kaluluwa, bawat kaluluwa, ang Panginoon Jesus ay pinako sa cross. Dahil dito, ligtas din po tayo. Kaya dapat natin malaman, dapat natin tandaan kung gaano kahalaga ang isang kaluluwa sa palibot natin. Yung bawat kaluluwa ay mahalaga. Okay? So, para sa bawat kaluluwa sa palibot natin, ang Panginoon Jesus ay pinako sa cross. Gaano kahalaga po ito? Kaya dapat meron po tayong ganitong puso, puso ng Diyos, puso ng Diyos. Hindi ba ako manghihinayang sa Nineveh? Hindi naman sa Nineveh, sa buong mundo. Okay. Kaya iligtas mo silang dinala sa kamatayan. Kaikan chapter 24 verse 11, pigilan mo silang natitisot patungo sa katayan. Kaya po, huwag tayong sumuko sa ating ministry. Huwag tayong naging manlulupaypay, huwag tayong naging matigas sa harapan ng Diyos. Bumangon tayo ayon sa salita ng Diyos. Sikapin natin ang tuparin ang kanyang kalooban. Kaya meron po tayong panibagong chance ngayon din po. Yung araw-araw, yung ngayong buwan, so malapit na po yung katapusan ng taong ito, pero may chance pa tayo. Kaya sikapin natin upang tuparin ang kanyang kalooban ng mabuti. Si Pedro, si Marcos, si Jonas, binigyan sila ng Diyos niyong panibagong chance. Yung biyaya, binigyan ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos yung kanitong mahalagang chance. Kaya po, malapit na po ang kanyang pagdating. Kaya sikapin natin yung tuparin ng kanyang kalooban ng mabuti upang sukulian ang kanyang biyaya. Kaya hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang magkapag-aral ng inyong banal na salita sa pamamagitan ng Biblia. Naunan po namin na dahil sa inyong pagtsatsaga, magkaroon tayo ng kami ng panibagong chance na may walang hanggang buhay. Kaya po, gabay niyo po kami upang maunawan kung gaano kahalaga ang panibagong buhay na ito. Tapos, pakigabay niyo po kami upang maglilingkos sa inyo ng mabuti sa pamamagitan ng aming natitirang buhay. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.